1 minus cosine x over x as x approaches 0. Okay, ilang functions ang meron tayo ngayon? May secant tayo by 1 over 1 minus cosecant x over x. So may f of x ka, which is secant x. Tapos ang g of x mo naman ay 1 minus cosine x over x. Okay, pwede mo pagpalitin yung limit sa secant? Diba? Pwede rin siya pagpalitin kasi ang limit nito as x approaches 0 is equal to 0. Now, the next question is, ang secant ba continuous sa 0? O, diba? Anong secant? Yes, 1 over cosine x. Paano pag sinabing continuous yun? Ibig sabihin, kasi itong g of x, ipag-plug mo dito, diba? So, pag plug mo yan, ipag-plug mo ngayon ito. 0. Anong f of 0? F of 0 is equal to secant 0. But what is secant 0? 1 over cosine. Pero ano ito? So ito ay continuous siya. Kaya ngayon, all trigonometric functions are continuous on their respective domains. So dahil ang secant, continuous siya. Dito, pwede mo yung pagpalitin. We will now get here. Secant of the limit of 1 minus cosine x over x as x approaches 0. Okay, yan na. Pinagpalit lang natin siya. Pero ang sagot dito ay, this one is 0. So we have your secant of 0. But what is secant 0? This is 1. So we get here, 1. Ito naman ay 2 over, tignan natin kung hindi magkaano ha,
this would be 2 times 0 squared minus 1. So we get here 1 times, this would be 2 over, this would be 0 minus 1, so the divide negative 1. We get here negative 1. So ito lang pala yung desired natin na factor na ipag-multiply. Hindi itong whole ito. Okay, last example. Number 0. So ito na yung parang 0 mo. So, kumbaga, yung equality sign, yan yung counterpart ng arrow. So, this will be that something that approaches 0. So, ito yung in-let natin. Let t equal to theta minus pi over 2. So, if theta approaches pi over 2, or basically, theta is equal to pi over 2. Si t naman, saan mag-approach? So kung theta equal to pi over 2, pi over 2 minus pi over 2, you get that t is equal to or approaching. So, we have here this one. This will now be equal to the limit of as t approaches 0. Pero, yung theta natin, tatanda natin, yung theta, papalitan na yun natin, yung mga pro. Kasi nagpalitan tayo ng variable, papalitan na ngayon natin yung theta with respect to our variable. This will now be, plus ito, by, this is a constant, yung 3.1415 and so on. So we have here pi minus 2. Ano nga yung si theta? Theta is t plus pi over 2. So we get here 2 times t plus pi over 2 all over cosine ang theta ay t plus pi over 2. So, okay, ano yung numerator? That would be the limit of what's the mind natin? That would be pi minus 2t plus, sorry, no, you might have minus 2 times pi over 2, that would be pi na lang, that's being negative. So minus pi. All over, okay, ano yung denominator? Tandaan. Nakakalala ko ba? Saan yun? Cosine alpha plus beta, saan equal? Cos. Sine beta minus sine alpha sine. That's the line that we want to do again by getting this. Another minute is now done. And we will come set. So, the value natin ay
cos cosine p cosine pi over 2 minus sine p sine pi over 2. At yung cosine to, sine to, and that as t approaches 0. Okay, ano yung numerator natin? Limit, magka-cancel. So we get here, negative 2t over. Now, cosine t, ano cosine pi over 2? 0. So itong home to ay 0. So matigilan, ano sine pi over 2? It's equal to 1. So we get here, negative sine 2. Ano ba ang cosine? As t approaches 0. So magka-cancel yung negative at negative. Okay. So we have here, limit of 2t over sine t. Ano nang gagawin natin susunod? We will multiply. Ano pa mong multiply natin? Ay, hindi na pala natin ano multiply. Kasi sine t plus t, tas constant na wala to. Lalabas yung 2 limit of t over sine t. Kapas nga natin yung pala yung kamutigay na rin ako dyan. Hindi pala pala tayo multiply. Constant. As t approaches 0, we get 2 times 1. We get it. Okay, that's it. Any question? That's the general finale na limits natin. Now, we're going to first pa tayo. Ah, by the way, bago tayo magsimula, ilan ang first takers na sino ang ngayon pala nag-take ng math 53? Ang ngayon pala kay lahat? As in, talagang first time? Okay. So, hindi pala ito pala pwede madali. Akala ko. Okay. Since kasi midterm tayo, babawasan natin kasi medyo mga commercial details na sa part na to. Kasi mahaba ang coverage ng math 53. At kahit ang regular SEM, nauubusan ng time sa math 53. So, para pang meter. 24 days lang tayo. One day shorter na tayo.
question natin ay talaga yung genuine na tangent. Sa point na yan, dyan lang talaga siya magta-touch. Silang dalawa, ito yung graph natin at yung tangent line. Wala na si itong red at itong white, dyan lang talaga sila mag-meet. Wala na silang mag-meet. Wala na silang ibang points sa kung saan mag-meet sila. Unlike itong dalawang to. So, notice, ano ang difference ng green sa red? Well, apart from the fact, well, parang silang time. Well, you can also say na pareho silang tangent, pero itong isang to, hindi siya talaga purely tangent time. Ano ba yung isang difference nila? Slope. Oh, ano pa rin mas naman. So, i-define natin ang i-redefine natin ang concept ng tangent time. Apart from the concept na it just touches at most one point, at the same time, i-definite pa natin na apart from it touches at a particular point, may property rin yung tatlo ka na yan, yung slope ng line. So, let's have this graph. Paano natin, ang tanong, mula sa green na to, paano kaya natin makukuha yung red na to? Geometric construction na natin. You have your graph. Tapos sa graph natin, may dalawang tayong points. We label it as P, or ang coordinates ng point P ay x naught. Of course, ang y coordinate ay f of x naught. Si P naman, may coordinate siya na x1, and of course, yung y coordinate niya ay f of x1. Now, from geometry, whenever you have two points, we can connect them by a line. So, kapag meron kang dalawang points na pag-connect ng isang line, we call PQ or the line PQ to be a secant line. Ano ang slope ni line PQ? It would be y1 minus y2 over x1 over x2. So that would be f of x1 minus f of x naught over x1 minus x naught. Tapos, ang gawin natin, tawagin natin yung distance.
distance between x naught and x one to be tawagin natin ito yung distance nila to be delta x. Yun yung haba. By the way, class, delta x, hindi ito delta times x. Ha? Notation talaga siya. Isa, you can take that as one letter, delta x, or difference of x. So, eto isang to, papatan ko yung delta x. So, delta x is equal to x1 minus x0. So, ibig sabihin, x1 is equal to x0 plus delta x. So, ano kaya ang slope of PQ? Ano kaya ang slope nila yung PQ? With respect to this notation here, it would be, yung denominator natin magiging delta x. Yung numerator natin, well, x1 here would be x0 plus f plus delta x. So, magiging f of x0 plus delta x plus, I'm sorry, minus f of x naught. Okay. So far, prototype notation. So, ito yung slope na natin from here. Now, ang gawin na natin, hinahanap kasi natin yung red na ito, di ba? Given na itong green na ito. So, what we can do, we can fix this one as this point here. Ito yung point na yun. And if we want this point, to get closer, para mangyari pag-merge itong dalawang point na ito. Kasi kailangan nga, isa lang, wala na lang, matatouch lang talaga yung line natin at most one point. So kailangan mag-vanish ito, or basically, ito at ito, mag-merge. So gawin natin, palakarin natin itong point na ito anywhere in the graph. So sabihin natin this point, let's now consider this point here. So pag inonsider natin ang point na yan, we have another point, we can connect them again. Okay. And tawagin ko ito, Q2. Pag kinuha natin itong Q2 ngayon, pag kinuha mo yung slope ni Q2, you will still get this one here. Of course, alam niya yung delta x natin. Ito yung delta x natin, x2. Yung delta x natin, yung limit ngayon. So, kapag pinagpatuloy natin yung process, let's choose here now Q3. If you choose now Q3 here, you will get your x3. Tapos, yung delta x ko naman ngayon, magiging x3 minus x0. Palit ang palit. And eventually, nalapit tayo ng malapit yung x naught, sabihin natin na dito na yung x sub n na ilang guess tayo nakuha rin. Ayan. So, what do we notice? As Q approaches P, ano nangyayari na yun sa x naught? Or, ano nangyayari kay x1? X1 approaches x naught. So, ano nang nangyayari ngayon? Habang si x1, palapit ng palapit yung x naught, what can we say about delta x? Delta x, or yung distance, it now approaches 0. So, ito na kayo yung magiging bago nating definition ng slope. Thank you.
the function f is defined at x is equal to x naught, then the line tangent to the graph of f at the point x naught f of x naught is the line passing through p, tapos yung slope niya ay m. Now yung m na yan, provided the limit exists. Kasi nag-limit operation ng tayo dito. On the other hand, ang equation naman ng line natin ay x is equal to x naught. So, ano ang itsura ng x equal to x naught class? Ano ang itsura ng y is equal to 2? Ang graph niyan ay horizontal line, di ba? Pero, pag x equal to x naught, sabihin natin, x is equal to 2, ano ang itsura ng graph? It is a vertical line at of x equal to 2. So, ibig sabihin, possible na magkaroon tayo ng tangent like that, vertical. So, kung vertical naman siya, okay? On the other hand, ang equation naman ng line natin ay x equal to x naught. If the limit of this one here, yung equation natin kanina, is equal to plus or minus infinity as x approaches delta x approaches 0 from the left. On the other hand, at n, equal din to plus or minus infinity if delta x approaches 0 from the right. Otherwise, kapag hindi na-satisfy yung 1 or 2, we say na wala tayong tangent line or TL for short to the graph of f. Now, you can think of this one special version of the limit. And then yung nagagawa natin na sure na limit. Okay, let's have the following example.